Kuya Edgar, mag-subscribe kayo rito kay Kuya Edgar. Subscribe. Ayan. And press the bell button. Ayan. Okay. Magandang gabi, sir. Pwede niyo po bang i-introduce niyo sarili niyo dito sa ating mga viewers ngayon? Sa ngalan ng Diyos, nasa imawain, matulungin po pagmahan sa mga Eskonyan, sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas. I am Sarip Ibrahim Albani, a native of Mindanao. I am a Muslim. Pero ulitin ko, hindi ko kasalanan, pinanganak akong Muslim. I am purely proud to declare to the whole world that I am a purely blooded Filipino. At sana magkaisa, panawagan ko, magkaisa na sana ang sambayan ng Pilipino, magkaisa Muslim, Christian at mga katutubo, sapagkat nakikita namin yun lamang ang tunay na kasagutan sa tunay na pagbabago at kapayapaan. Sir, bakit po kailangan ng isang Muslim sa Senado, lalo na po kayo, ano pong maging ano nyo po sa ano, pagtakbo nyo maging senador? Napakagandang katanungan, bakit kailangan natin may Muslim sa Senado? Because, kung natin gunitain ang kasaysayan, this is a Muslim country. From 11, 12, 13 to 14th century, mayroon na tayong gobyerno dito sa bansa na ito. Headed by Saripul Hasim, Nuna Sultan Pahala Paduka, in Mindanao Sultan Kudarat, in Mactan Lapu-Lapu, in Iloilo Sultan Ilong-Ilong, in Luzon is divided into triple government, Princess Uduhab Pangasinan, Sultan Lakandula, and Sultan Sulaiman. So kung natin titingnan, mga Muslim ang leader noon. Pero nawala na tayo ngayon, di ba? Now, so kailangan natin ng isang Muslim para maintindihan natin ang kasaysayan ng kahapon. Kasi kung hindi natin alam ang kasaysayan, tulad ng sinabi ko, hindi natin alam ang tunay na kasagutan. Now, bakit kailangan Muslim? Because we have been deprived more than 100 years, neglected by the national government. Bakit? We have 24 senator in our country, 21 in Luzon, 3 in Visayas, none in Mindanao. So there is no justice, equality in terms of national representation. You see, number two, out of 100% problem sa buong Pilipinas, 80% problem came from Mindanao, especially in the Muslim side. Now, if the national government or the presidential body na hindi nila nire-recognize ang Muslim, especially the historical facts of yesterday, di tapos na ang problema mo. Meaning, fail na yung leadership mo. So, kailangan mo ang Muslim na totoong Muslim na alam niya yung kasaysayan, alam niya yung problema sa bansa natin. Number two, bakit kailangan ng Muslim upang itudukan na natin ang tinatawag na iduaan, hindi pagkakaintindihan ng Muslim pati Christian? Because there is always a racial discrimination dito sa bansa natin. Ano pong magagawa ng isang Albani sa Senado at sa sambayan ng Pilipino? Well, malaking magagawa po natin. Gusto natin tudukan ang problema. Bakit? Ano ba yung kalaban natin dito? Ang kalaban natin dito, hindi si Isko Moreno, hindi si Bongbong Marcos, at saka si Lini, at saka lang lahat ng Vice President, at saka lahat ng tumatakbong senador. Ang tunay natin kalaban ngayon, ang kahirapan ng bansa. Oh. So, paano mong tudukan ang kahirapan ng bayan? Ano-anong mga problema natin? Kaya nasasabi ko yun ang kalaban natin ngayon. Number one, our country has a multifarious problem. Problem of criminality. Uulitin ko, prostitution, corruption, terrorism, killing, kidnapping, drugs, OFW. So, bakit may problema? Bakit may ganito? The root cause of all this problem, kahirapan, abject poverty. But no one, nakikita ko, among all the leaders advocating on how to eradicate or eliminate poverty. So, hindi maliwanag ang lahat karamihan ng plataforma ng mga tumatakbong presidente. So, I appeal sa lahat ng sambayan ng Pilipino, pipili tayo yung maliwanag na plataforma kung paano sugpuin ang lahat ng kahirapan ng bansa. So, yun ang tunay nating kalaban. So, nakikita ko, kung hindi tayo makapili ng tunay na leader sa bansa natin na clear picture ang platform of government niya, maghihirap pa rin ang bansa natin within 6 years from now. Uh,
Senator, ano yung advantage sa ibang mga senatorial candidate? Well, napakaganda yan. Ang advantage ko, number one, I am a Muslim. As a Muslim, nananawagan ako sa mga kapatid kong Muslim. At sana, yan ang butter cry nila. We have 17 million population dito. And we have Muslim din na balik Islam. So, I hope this time, we have been deprived, uulitin ko, na magkaisa ang mga kapatid natin Muslim. Pangalawa naman, ang advantage ko dito, of course, nandito yung mga kapatiran natin, I salute, long live, Al-Alpacaparo. We have 6 million people throughout the Philippines. So, yung advocacy natin, sinumpaan natin, namin, Brad first before others. So, yun nakikita ko. Although it is non-political, non-sectarian, non-partisan, pero ang kapatid ay kapatid. Pangalawa, nakikita nyo kanina, galing ako sa Aguila, we have around mga 7 million members throughout the Philippines. So, mayroon kami tinatawag na Alalayan Aguila, Igilism. So, Aguila first before I am. Pangatlo, I have my own organization. Ito mga advantage. We have all the machinery. Anong mga machinery? I am the chairman of the One Maharlika movement organized throughout the Philippines. At the same time, I have my own organization under the name of World Philosophical Forum Philippines. We have regional chairman from Region 1 down to the National Capital Region. We have provincial chairman. So the complete machinery naroon. Pangalawa, pangapat, kailangan natin baguhin. Nasubukan na natin ang lahat ng mga tumatakbo ngayon bilang isang senador. Pabalik-balik na lang, ginawa nila as a political business, political recycle na lang nangyayari dito sa bansa natin. Kailangan pumili tayo ng bago. Yun ang pinaka-advantage natin dito. Sabi pa ni President Duterte, gusto niyo ang tunay na pagbabago, pumili kayo ng bago. Sir, anong masasabi mo po sa di umano'y pagsuporta ng APRO Mindanao kay Lenny? Sabi ni Elmer Aganyo na dating niya nasa Isko Pampo. Alam mo, yung mga tao na yan, yan ang mga liabilities kay Isko Moreno sa ating brand. Bakit liabilities? Kasi pumunta siya dito kay Isko because gusto niya magkapera. Ako nga, pinipirahan dyan. Oo, gusto nilang kumuha ng pera. Nagkaroon lang ng meeting noon nandoon sa what you call that? I'm not mistaken na yung sa Quezon City. Pero sabi ko, pumunta kay Isko sana. It's not because of money. It is because of the advocacy that really want to change the country into a better one. So kung pera ang pupuntahan mo, talagang frustrated ka. Paano kung hindi ka mabibigyan? So aalis ka. Pupunta ka naman kay Lenny, pupunta ka kay Bongbong dahil sa pera ang pinaglalaban mo. Na kami, hindi kami ganon. Kasi ang pinaglalaban namin, we want to change the country into a better Philippines. Number two, hindi totoo yan. Kasi ang ACRO non-partisan, non-political, non-sectarian. Kausap namin yung National Vice Grand ng Mindanao, si Brad Park. Hindi pwede ganon eh. Supposed to be siya ang mag-declare, hindi yung si Hermen. Walang ganon. So, mayroon na kami na national declaration. Si Bro Taggart, pinasa ko rin sa mga iba. Hindi totoo yan. At saka yung Alpacaparo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, solid siya. Hindi pwede pasukan ng political. Kasi non-political, non-sectarian. Of course, kapag Brad ka, Brad first before others. Well, at the same time, we are under a democratic country. We have our own freedom to choose the best one. Pero uulitin ko, ang Alpacaparo, Brad first before others. Sir. Kunting katanungan lang. Linawin lang natin, sir. Si Elmer Alganyo ba, member ba ng APRO? Yan ang hindi ko alam. Kasi kung member, hindi ganyan ang ugali ng tao member ng APRO. Kapag sumumpa ka, nakipagharap ka sa tao, hindi mo pwedeng talikuran. Hindi ganyan ang APRO. Ang APRO, the last breath of your life, once you shake hand, once pumunta ka sa isang kapatiran, you cannot hindi ka pwede mag-widow sa abot ang iyong makakaya. Hindi po ganyan ang labanan ng ako at hindi sumisira ang ako sa mga kapatiran. O dahil hindi ko alam kung anong klaseng kung akro man siya, pero hindi ganyan ang ugali ng ako.
I have been more than 30 years bilang isang member ng Alpha Kappa Rho. Anong masasabi mo dun sa nilabas nga nila na si Umano ay pagsuporta ng Akro Mindanao? Well, hindi. Sa akin lang, sa aking pananaw, yan po, hindi, walang katotohanan yung mga deklarasyon nila. Sapagkat si Ermel, nakikita natin, hindi ganyan ang ugaling Akro. Okay? That is the greatest betrayal sa Akro at saka greatest betrayal sa kanyang Pangulo. Oh, if you can destroy or betray your own president, yung sinusuportahan mo, what more yung sarili mo hindi mo kayang i-betray? What more kung ang pupunta ka kay Lenny, kaya mo rin i-betray yan. Kung nagawa mo dito sa kabila, gagawin mo rin yan doon. So para sa akin, ang national vice grand ng Alpha Kappa Rho sa Mindanao, si Brad Parks, ay walang declaration hanggang ngayon. At may declaration ng national board namin sa buong Pilipinas, si Brad Taggart, na ang Akro non-partisan, non-political, and non-sectarian. Sir, in-endorse ba ng Chief Minister ng Bangsamoro o Tumos Region sa Muslim Mindanao? Ano po ang masasabi niyo doon? Regarding kay Lenny, in-endorse nila officially kanina si Lenny. Sapagkat nakikita natin, ang panawagan kasi ng Muslim, ayaw nila na maibalik ang tunay ng martial law. Oh, so ayaw nila maibalik yon, ayaw nila kay Bongbong. So doon sila nag-endorse sa kay Lenny. So para sa atin, we are under a democratic country, mayroon silang karapatan. And the most important here, ano kaya ang magawa ng isang babae, magawa ng ating tumatakbong presidente sa bansa natin. So, kailangan ng mga kapatid natin Muslim, totoo yan, maghimay-himay tayo kung paano tayong susuporta sa nararapat for the future younger generation. Tabol po ba kayo sa Bangsamoro-Tumos Region? As a Muslim, of course, that is our political aspiration to establish a political self-determination, political aspiration namin yan bilang isang Muslim. Pabor na pabor kami. Pero may kulang. Kasi ang function ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, it is only a derivative power under the supervision by the national level. Uulitin ko, if there is a supervision, there is always a manipulation or deception within. Ibang kulang ang function. You talk about Autonomous Region ng Muslim Mindanao, meaning full authority. Pero nakikita ko, parang nagagamit lang, kulang. We have to give a full authority to govern. Kasi ang function nila, papasa pa sa Congress, sa Senate, aproba ng Malacanang, para bang uto-uto. So, I appeal sa mga darating na Pangulo, sana mabigyan ng complete full implementation of the Autonomous Region ng Muslim Mindanao toward federalism. Sir, bilang isang senador, sir, paano pagkakaisa ng Muslim at Christian? Salamat, no? Yan ang panawagan natin, paano pagkaisahin. Kasi ang kung natin titingnan kasi ang genealogy natin, we are all one before. Pero ang problema lang, hindi na tayo nag-aral, ang Christian hindi nag-aral sa Quran, hindi rin nag-aaral sa Biblia yung mga karamihan ng mga Muslim, no? Let me try to define the genealogy, no? The father of mankind was Prophet Abraham. Dito nang gagaling ang Muslim pati Christian. Prophet Abraham has two wives. First wife is Sarah, and Hagar is the second wife, from Israel and from Arab. And the mga anak si Hagar, nang anak ito kay Prophet Ismail. Diba? Dito nang gagaling. So Prophet Ismail, nang anak na naman si Sarah kay Prophet Isaac. Prophet Isaac and Prophet Ismail, they are the same mother, but different mother, but the same father. They are brethren among each other. The second son of Prophet Ismail, Kedar, ito naman, si Prophet Jacob. Tapos 12 princes of Kedar, at saka 12 tribe of Israel. So dito,
sa 12 Princes of Idal, dito lumabas si Jesus Christ. Nagawatak-watak dito sa 12 Tribe of Israel. Kasi ang unang binigyan ng Last Will and Testament, dito kay Hagar, yung firstborn. So nagkawatak-watak sila, then Jesus Christ sent by God to the 12 Tribe of Israel, hindi pa rin siya paniwalaan. So dito nang gagaling ang Kristiyano. So, he was crucified, siya pinalawalan ng mga Israeli, according to the Bible and the Holy Quran, nagsalita na si Jesus Christ, "It is expedient that I will go away. If I will go away, the Comforter will come, and I will send him to you, and I will guide you into all truth." So dito lumabas si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Muslim. So kung makikita mong genealogy, we are all one. Okay? Galing tayo sa Muslim, pati Christian, galing tayo sa kay Prophet Abraham alayhi salam. So dito, pwede tayo magkaisa. Iisa lang pala yung pinanggalingan natin. Why we fight? So, pangalawa, a true Muslim is a true Christian. A true Christian is a true Muslim. Now, ano yung Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano, maawain, matulungin, mapagmahal, sumunod sa kautusan ng Diyos, Jesus Cristo. Na kung ikaw, Kristiyano, pumapatay ng tao, nanluloko, traidor, hindi ka Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, maawain, matulungin, mapagmahal. See? Sumunod sa kautusan ng Diyos. Now, what is Muslim? Muslim is an Arabic language, meaning believers within one true God, naniniwala na isang Diyos. Ang tunay na Muslim, maawain, matulungin, mapagmahal. Hindi sa traidor. Okay? Hindi sa Abu Sayyaf, hindi sa terrorist, hindi sa kidnapper, killer. Ang tunay na Muslim, maawain, matulungin, mapagmahal. So, the word Muslim in Christian, it was only uttering in the different language, but the vision, the concept, isa lang. So, walang rason ng Muslim pati Christian na hindi magkakaisa. Ang rason lang hindi magkaisa because the Christian hindi bumabasa sa Holy Quran. Ang Muslim naman hindi bumabasa sa Holy Bible. If both of them are ignorant, kailanman hindi nagkakaintindihan. This is the reason why ang iyong lingkod, si Arbani, tumatakbo. I'm going to inspire educating our brother Muslim Christian. Let's work together because we are all one. Because your spirit, my spirit, our spirit is came from the universal creator. So, hindi, walang dahilan na hindi magkaisa ang Muslim pati Christian. Kung maintindihan mo what is Christian. Sir, tanong ko lang, sino ba si Albani at ano may itutulong mo kay Isko sa pagtakbo sa Pangulo? Magandang katanungan yan, Brad. No? Pangalawa, marami ang may tutulong natin. Ang kalaban natin dito kahirapan. Si Albani, we have to create more job sa bansa natin. So kung papalarin ako ng Diyos, ang maitutulong ko, magpapasa tayo ng bill. Ano pa yung bill ipapasa natin? We will establish a cooperative sa bansa natin. We have 42,000 to 44,000 cooperative. Okay? Gagawaan natin yan ng every barangay kailangan may 20 cooperative. So ipalagay mo, 44,000 times 20, mayroon tayong 880,000 cooperative. Diba? Sa buong Pilipinas. Times 20 mo lang. In every cooperative, kailangan may members yan. 20. So, 880,000 times 20, 17,600,000. Mayroon silang kaagad job. And we were urging the national government to download funds. Bigyan ng pundo yung mga cooperative. Farmer, fishing, agri, whatever garment, whatever profile, suitable project profile sa bansa nila. So, sa ganun nangyayari, kasi tambay lahat ang lahat ng nasa barangay. Tulad ng sinabi ko, the foundation of the government, which is the barangay. If the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong, the administration is strong. Bigyan mo ng trabaho yan. Bakit? Bakit mayroon tayong kahirapan? Nagsisimula sa barangay. Bakit may prostitution? Nagsisimula sa barangay. Bakit may drug? Nagsisimula sa barangay. Bakit may corruption? Kasi walang trabaho. Bakit may OFW umaalis sa atin? Kasi walang trabaho. Ang teacher, nurse, engineer, doctor, nandun sa labas kasi walang trabaho. You see? Drugs, ganun din. Insurgency sa Mindanao. Terrorism, kidnapping, Abu Sayyaf. Why? Because walang trabaho. So we will create more jobs sa Pilipino and we have to establish the so-called technology, a decentralization platform. Ito ay makatulong in support to Isko Moreno. Kasi yun ang gusto niya. He want to what they call that, yung gawin niya cashless society ang bansa natin, meaning the power of technology. So nakikita ko dito, the only sovereign country has no system. That is ang Pilipinas. Mayroon tayo barangay clearance, police clearance, NBA clearance, di ba? Lahat ng clearance na dito na, ibig sabihin walang sistema. We have the national ID.
we don't know how to use what is the national. Ano ba yung usage ng national ID natin? Now, dahil sa walang sistema, pumunta natin dito yung mga bansa na modernized bansa, katulad ng Singapore, Malaysia, America. Dahil wala tayong platform, wala tayong sistema, pumasok na dito. Pumasok dito ang Lazada, Amazon, Shopee, Alibaba. Diba? All those company, they are all a foreign company. Diba? Do you know how much billion that they are siphoning the money of Filipino? Kasi wala tayong sistema. Kinukuha yung data natin. But we are facing a global pandemic. Ano nangyayari? We patronize that one. Diba? Number two, nandito yung payment system. Anong payment system natin? Paymaya, GCash. So on that, Paymaya and GCash. It is a foreigner from Singapore. Foreign company. In Malaysia. Even the government patronizing that. Even you are patronizing that kind of payments in every NGOs, in every individual. Patronizing the GCash and Paymaya. Why? Because we have no system. And you know how much billion that they are siphoning the money in Pilipinas? Wala kang magawa. Number two, logistic and transport. Ito ang laging sinisigaw ni Isko. Logistic and transport. Bibili ka ngayon, di makalabas ang mga anak mo, bili ng Jollibee, KFC. Anong gagawin? Punta ka sa apps. Sino magdi-deliver sa'yo? Ang Grab. Who own Grab? It is Singapore and Malaysia. Now, do you know how much million that they are siphoning demand? Because we cannot create our own system. Number four, yung decentralization platform, the cryptocurrency, nakikita natin ngayon, Bitcoin, Ripple, Ethereum, even the national government, the central bank, patronizing that one. Diba? Encouraging the Filipino people to understand what is technology and what is decentralization. Now, ilang license na dito na inaproba na? Sino? Siguro kayo, gumagamit kayo ng coin.ph, diba? Which is the exchange. But who own that company? It's a foreign company. All the platform here in the Philippines is owned by a foreign company. Do you know how much billion that they are siphoning? Why? Because we cannot create our own platform because we have no system. Ang gusto ng gobyerno, taka tayo lahat. Ang gusto ng karamihan, nangangaka. Bubukay, wala kang alam sa mga nangyayari. Now, kapag si Albani, we will create a cooperativism. Lahat may trabaho and create a system. Isipin mo, namimingit ka palang, may nagmamimili na. Nagtatalim ka palang, bayad na. Because we can establish the convergent and convenient. Yun ang maitutulong ko for the advocacy sa lahat ng presidente, especially kay Isko. Kasi he want to create so-called yung tinatawag na cashless society sa bansa natin. Kasi we are backsliding in terms of technology. Kaya mabilis yan, kumilos. Okay. Sir, anong masasabi mo ngayon na nanawagan kasi si Isko na mag-withdraw si Lenny? Well, sa akin kasi, might be personal opinion niya yun, no? Pero sa atin, sa akin kasi, personal opinion niya yun. And every individual, even hindi ka tumatakbo, you have your own personal opinion, di ba? Pero, sa pananawagan niya, because of his eagerness, might be that he is really capable to handle the presidency among all the candidates, yeah. Kasi sila lang nagbibitawan, naglalaban ngayon, which is BBM and Lenny. Para sa akin, we have to give chance to everybody because we are under a democratic country. Pwede naman, labanan lang. Ayusin lang natin yung pangungumpanya natin na hindi tayo mapasukan ng mga liabilities. They are just using our power, the interest because of the money na mapapasukan tayo, masisira ang grupo. So I appeal, my personal opinion din, because we are under a democratic country. Kasi laban. Kailangan walang magwi-withdraw sana para makita natin na mapipili kung sinong nararapat. That is the first option. Second option, kung ayaw mo talaga, ayaw ng sambayanan Pilipino, nakikita mo, hindi, sa BBM, why not united, stand united, magkaisa sana lahat ng opposition. Ha? And then select the best among all the best. Pero kung hindi sila magkakaisa, uulitin ko, let us give chance for everybody for a win-win solution. Ngayon, sir,
sir, di ba lumalakas din po yung Kulahan or Pinklawan? Pabor ka ba na maging presidente sila ng bansa natin? Wala na bang iba? Sila na lang? Oo, may. Yun ang nakakapagda. Sa akin kasi, as a baby martial law, nakikita natin, ang Pilipinas kasi may laging problema. Anong mga problema? Wala na bang iba? Diba? Kasi kung nakikita natin sa survey ngayon, laging nangunguna si BBM. Oo. Ang tanong ba, totoo ba yung mga survey na ito? Yun ang mga tanong natin, totoo ba yung mga survey? Diba? So, nakikita natin, may problema ang survey. Dito naman kay Lenny, ganun din. So, ang tanong, payag ba tayo? Wala na bang iba doon? Because of them, we are the victim of the situation. How many years na? Laging nagpamilya, itong dalawang pamilya lamang ang nag-aawayan. So, we are the victim of the situation. Supposed to be, aangat tayo. Oo. Na dahil, Marcos, Aquino, sila lang ang nag-aaway dito. Who are the victim? It is the Filipino people, the majority. So, tayo ang kawawa dito. Diba? So, I appeal, kung mayroon pang mga third force na nararapat at karapat dapat maglingkod sa bayan, why not give chance to the third force in order for us to lead the country? Kasi number one, kapag si Lini, galit na naman ng mga loyalists. Diba? So, wala, up to 6 years, walang matatapos tayo. Puro rally doon, rally dito. Diba? Kapag si Marcos, baka nakikita ko sa mga Muslim side, rally naman sa NPA, sa Piklawan, wala na matatapos na naman tayo. Why not? If you really want change for the country, for a better, why not choose the best one? Na walang kalaban, walang bahid, action. So we have to choose alang-alang sa mga anak natin, alang-alang sa sambayanan ng Pilipino. Choose the best one for the country, for the people, and for the future younger generation. Sir, nakita namin sa datos nyo na ang mga Muslim ayaw ng martial law. Halimbawa, sir, kung magbalik ang martial law, ano pong masasabi nyo po dito? Well, kami mga Muslim, alam mo, lagi kami nagagamit. Nagagamit for the highest interest ng isang politician, ng isang presidente. Ayaw namin na ng gulo. May appeal. At sana, maisipan natin ito kasi how many million namatay during the martial law, especially the Muslim, you know? Nire-rape yung mga kabataan, pinapatay lang, sinusunog. Huh? So, maraming namamatay. Kung babalik ang martial law, hindi natin alam, di ba? Kung babalik, katulad na nangyari na sa kay BBM, ay kay ano, kay ang tatay, di ba? So, nagkaroon ng problema ang mga kapatiran natin Muslim. So, para sa akin, kasi nakikita ko kung ano ang nangyayari sa kapatiran natin Muslim, maliit, bata, matanda, kung paano, kawawa. So kung i-declared mananalo ito, tapos i-declared niya na martial law, we are creating problem. Huh? More problems sa Mindanao. Because especially the Muslim, the only, especially the Taos from Cebu, na ayaw nila ng martial law. So I hope magigising ang sambayanan ng Pilipino. Hikayatin natin ang sambayanan ng Pilipino, pumili kung sinong nararapat at karapat dapat maging presidente sa bansa natin sa darating na kalahan. Alright. Since yung younger generation natin, may alarming education na and very alarming yung education kasi maraming yung something na yung moral ng education natin is mababa. And also, yung mga politics, ginagamit yung mga students natin to gain more votes. And we know naman na yung generation, is maraming nakukuha sa na vote sa mga youth. Anong pwede pong ano po yung what we call this advocacy na pwede nyo maitulong sa mga younger generation natin since sila yung common na nagagamit sa politics.
Napakagandang tanungan yan, no? Actually, yung may kasabihan dito, sabi pa ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay isang pag-asa ng bayan, no? So, nagagamit sila, ang mga kabataan ngayon, I feel na they are all knowledgeable na sa mga pangyayari. Panawagan ko sa mga kabataan, magsaliksik po tayo. Mag-aral, pagsaliksikan natin, kasi tayo pa rin, kayo pa rin ang kumbaga man sa ano, magdala ng kahirapan ng bayan. Ang kabataan, almost 55% ang boto nila. So meaning between make and unmake and change the country and change the leadership. So kapag mapagkaisa lang natin ang kabataan, walang imposible na hindi natin mabigyan daan itong new leaders to come. Kasi katulad ngayon, nangyayari, nandito kay ang mga kabataan, majority, nandito sometime, nandito kay Leni. Diba? Nakikita natin. Nag-divide sila. Diba? So I appeal, mayroon pa naman option. Mayroon pa tayong 18 days mo to come, mga kabataan. Maghimay-himay tayo, saliksikin natin, kailangan natin ang bago, ang bata dito sa presidential election na ito. At saka, hindi lang doon, yung kakampi, lalong-lalo ng senatorial, pumili kayo kung sinong nararapat at karapat-dapat. Kasi uulitin ko, kung makapili tayo ng hindi tama, tayo pa rin ang nagpapahirap. So I firmly believe that the young, you are all smart. Kung sino ba yung nararapat at karapat-dapat mag-lead sa bansa natin. So ang masasabi ko sa inyo, mga kabataan, it's your call. You can now change the country. You can make leader and you can unmake leader dito sa bansa natin. Sir, ano pong masasabi niyo po sa pag-endorse ng UB, JP, MILF kay Leni at pabor po ba kayo dito? Well, personally, of course, ako, hindi ako pabor dyan sa pag-endorse ng parte nila, ng Bangsamoro. Diba? Pero hindi ako pabor. Kasi number one, himay-himayin natin. Nasubukan natin ng babae, woman cannot lead the country. Ha? Ang Muslim kasi, kung makikita mo, kung pag-aaralan mo, even the prayer, woman cannot lead the prayer, what more to lead the country? So, I cannot sacrifice. Ako personal, I cannot sacrifice. Ito po ba? Pero, mayroon ako bibitawan, pero titingnan natin bakit kailangan siya ng bayan na ito. Bakit si Leni? Wala na bang alternative na iba? Mayroon pa tayong alternative na iba eh. Oh, at sana itong alternative na ito mabigyan din ng pansin. At saka makinig din sa atin yung alternative solution. Patulad ni Isko, sana makinig siya. Oo, kasi kung hindi siya makinig, wala kang magagawa. Kasi ang tao pupunta doon sa winning point. Get mo? So, kawawa na naman ang sambayan ng Pilipinas. Kailangan hindi ka magpahawak sa mga nasa paligid mo. You have to have a firm decision na pwede ka mag-decide kung anong tama at saka mali. Kasi kung mismo ikaw, hindi napapaligiran ka, nakukontrol ka ng mga staff mo, ng mga advisor mo, na mali pala. Na ang pumupunta doon sa iyo, yung liability, yung mga asset, napapabayaan mo. So, madi-degrade ang political pride mo. Yun ang sinasabi ko. Isipin mo, UBGL, pumunta doon kay Leni, imposible. Imposible yan. So, ibig sabihin, mayroong nakikita na baka mali yung leadership. So, salamat ako, nandito rin si Kong Mangundadato. Sabi niya, hindi totoo yan. Nandoon din si Tuto Mangundadato, hindi yun. Kasi kasama sila sa party. Of course, ang party naroon siya. But hindi ibig sabihin personally, nag-endorse si Tuto Mangundadato. Hindi pwede yun. No. So para sa akin, I cannot support like that kung mayroon pang alternative. Pero kung wala ng alternative, sinong pipiliin mo? Pupunta ka lahat sa babae, pupunta lahat kay Leni. So, sana si Isko dito, ang ating kapatid, Brad, makinig ka sana. Oh. Mayroon bang paraan? We have still 18 days more to come. Oo, ikaw ang hinahanap ng sambayan ng Pilipino. Pero kung hindi ka makinig, wala tayong magagawa. Hindi umaarangkada ngayon yung sorbi natin.
marami na nagtatry door sa atin kasi binapagbibigyan natin, akala natin asset yung payan, liabilities, di ba? Yung mga asset na tumutulong sa iyo, hindi pumupunta, it's not because of money, dahil sa prinsipyo nilang pinaglalaban, napapabayaan mo. So, yun ang address ko. Ang tunay na Muslim, ang Muslim, especially me, I cannot support naman. I'm sorry. Kung mayroon pa naman, lalaki. Pero kung wala, nawala tayong magawin, I'm to support. He is the alternative solution to the country. Alternative, yung third force na tinatawag, pinamagatan ko third force. No. And I hope makinig niya. Sir, bilang kapatiran ng mga Muslim, anong masasabi mo sa pag-endorso ng UBJP Bangsamoro MILF kay Lenny Robredo? Dahil alam naman na mas maraming, mas makamuslim si Isko Moreno dahil sa inisyatibo ng pagtayo ng Muslim Cemetery. Sa akin, personally, because we are, ang Muslim kasi, we are under a democratic country. Kung ganun sinasabi ko, they have their own freedom, especially leaders sila, no? May dahilan. Nakikita ko, may dahilan. Tulad ngayon, ang unang-unang in-endorse ng mga Muslim leaders, si Isko. Why? Kasi he recognized Muslim. Nandun si Samira Goto, kahit babae. Diba? Kahit babae, ni-recognize niya. At saka, mayroon tulong ang mga Muslim country, pinagawa niya. The only mayor, nagpagawa siya ng libingan ng mga Muslim. Diba? So meaning, by heart, he recognized the Muslim. Right? So, yung mga kapatiran natin Muslim, especially ako, nag-touch ako doon. Of course, si Dong Mangundadato, nangungunahan, hanggang dinala nila sa barn, nandoon sila, di ba? So, we show, pinatunayan namin ang pagmamahal namin sa kanya. Now, pero, may missing link doon. Tingnan mo yung leader mo. Isipin mo, pinabayaan mo si Sakurtan. Sakurtan is a tycoon. He can make and unmake. He's more than a president. He's a multi-billionaire. Hindi mo mas yung makausap doon. Eh, di huli na. Di ba? Ibig sabihin, naglagay ka ng mga liabilities na tao doon, hindi mo nakikita. Kapag sinabi mo kasi si Sakurtan, governor, kasi siya ang hawak ng Sultan ni Tubsulit. Di ba? At upos siya doon, ha? Walang lumaban sa kanyang governor. Ang lahat ng pinatakbo niya mayor, walang lumaban. Walang lalaban. Ibig sabihin, something different ang leadership. Ha? He has the clout sa lahat ng governor, regional, hanggang Palawan. He has the clout. Pero, hindi mo kinausap yun. Yun ang problema. Eh, nag-assign ka ng babae. Eh, lalong-lalo na sa'yo mga Muslim. Ha? Hindi namin ano dito. Nag-assign ka ng babae. That's the problem. So, ang sa atin, dito, at sana, ma-realize na ito. So, na-divide na ngayon. Nandito na naman yung si governor nandito kay BBM. So, ibig sabihin, na-divide ang Muslim ngayon. May Muslim kay Isko, may Muslim kay Lenny, may Muslim kay BBM. Na-divide siya, tripartite. Of course, maganda naman because we are under a democratic country. Ibig sabihin, ipakita natin, baka may kulang yung leadership natin. Diba? At sana, may pag-asa pa, Brad. Sana makinig ka. Kaabot ito sa iyo. May pag-asa pa.